Hello po, kumusta po kayo? Part 1 po ito nung isang babaeng Samaritana na sadyang pinuntahan ng ating Panginoon. Yung vision po na to sa Holy Scripture, nasa New Testament po ito. Kasi pinaalis po muna ng Panginoon yung iba niyang mga apostol kasi meron po silang pupuntahan. Sabi po ng Panginoon, bumili muna kayo ng pagkain tapos iwan niyo muna ako dito sa malapit dito sa may balo ni Jacob. Sa ano po yun, isang lugar din po yun sa Israel, sa Somalia. Kasi sabi po ng Panginoon, meron lang akong isang taong kailangan kong puntahan. Tapos, hindi umalis po yung ibang mga kasama niyang ano, sina Peter, sina Andrew, si John, si, ewan ko kung kasama na nila si Mateo noon. Tapos po, ano, nung pumunta po sila sa ano, dinaiwan nga po ang Panginoon. Maya-maya po, dumating na po yung ano, papalapit na sa Panginoon. Umupo po muna ang Panginoon kasi pagod siya eh. Kasi nga po, nung panahon na yon, nung unang era pa, nung unang siglo pa, naglalakad lang po karamihan ng tao. So, bali, nung malapit na po yung babae dun sa balon, tinitingnan sa ng ating Panginoon, nakaupo ang Panginoon dun sa balon. Tapos sabi po ng Panginoon, pwede mo ba akong bigyan ng tubig kasi nauuhaw ako? Tapos sabi nung babae, eh yung babae parang feeling ko po dun sa vision na yun, malakas ang pakiramdam nung babae. Kasi nung panahon na yun guys, bawal po kasing magkaroon ng interaction ng mga Samaritan at saka mga Hudyo. Parang meron po silang sinusunod na parang siguro pamahiin, batas. Kaya nga po yung templong itinayo, yung kauna-unahang templo pong itinayo sa Jerusalem, karamihan po mga Hudyo lang ang nakakapasok doon. Mahigpit pong pinagbabawal doon yung mga hindi taga roon sa, ano, sa Jerusalem. So, sabi po nung babae, eh bakit ka humihingi sa akin ng tubig, eh isa kang Hudyo, eh isa akong Samaritana. Diba pinagbabawal, mahigpit na pinagbabawal sa batas nyo na lumapit kami sa inyo. Pati yung templong ginawa nyo, bawal kaming pumunta doon, diba? Sabi ng Panginoon, hindi na ngayon. Hindi na ngayon kasi binabago ko na ngayon ang mga bagay-bagay. Marami na akong binabago ngayong mga batas na yung nasa luma, hindi na kailangan, invalid na yon, binabago ko na. Parang ganyan yung tema ng pagsasalita ng Panginoon. Sundan nyo po guys, sana po tapusin nyo po to. Hanggang apat na part po to. Thank you po, to God be the glory po. Good luck to us all po. God bless us all. And never ever lose your faith because faith is our weapon. It is our powerful, most powerful weapon in this last days of our generation. God bless us all po.